Next, differentiate y is equals to e, e raised to x cos x squared. So, ito ay derivative of product. So, therefore, derivative of y. So, y is equal to e raised to x cos x squared. So, derivative of product. So, therefore, derivative of y with respect to x is equal to, so copy mo yung e raised to x. Then, derivative netong cos x squared. So, magiging siyang negative sine x squared. Then, derivative netong sa loob. So, derivative ng x squared is 2x. Plus, copy mo naman yung eto. Cos x squared. Then, derivative naman itong e raised to x. So, copy mo muna e raised to x. Yan yung derivative. Then, derivative ng exponent is 1. So, therefore, labas natin yung e raised to x. So, magiging cos x squared minus 2x, rearranging lang 2x sine x squared. So, ang answer is letter B. So, paano yung calculator technique ng first derivative? So, alam na natin ang answer is letter B. So, input natin tong problem sa equation. Pero dapat naka-radian mode since trigonometric function. So, derivative. So, e raised to x. So, mag-assign tayo ng value. So, let's say 2. So, tingnan natin kung may lumabas. So, 17.53 at x is equal to 2. Ang lumabas ay 17.53. So, ngayon, since alam natin na ang answer ay letter B, so, solve natin yung letter B. Sa option naman, ikakalk mo yan lahat. So, alam na natin na ikakalk mo yung A, B, C, saka D. So, since alam natin na letter B ang answer. So, double check. So, kano yung ginamit natin dito sa problem? So, gagamitin natin din sa option. So, dapat pareho yung sa problem sa kayong sa option. So, 2 equals. So, 17.53. So, nag 17.53. So, pa nag-equal,
Ibig sabihin, yun na yung answer. So, yung iba, mali na to. Hindi yan mag-equal. So, pag hindi nag-equal, mali yun.